Idol, si Christina Despi, isa po siyang pet lover. Meron lang naman po siyang 20 na aso and 25 na pusa. Humihingi siya ng tulong dahil isa-isa na raw nagsisimataya na kanyang mga alaga. May-ari siya ng, yun nga po, 20 na aso and 25 na pusa at wala raw po itong mga kulungan. Okay, ako po ay certified dog lover. Kaya you came to the right person. Salamat po, Idol. Tutulong po ako na may kinalaman po pala sa mga alaga niyong aso. Ano po mga aso ninyo? Mga pinupulot ko lang po sila, Sir Idol, sa Stray ano dogs. Po, sa lansangan. Saka mga pusa po, dati po umabot na sila ng 100 plus na pusa. Mm-hmm. At saka 50 na aso. Ngayon po, nireklamo po ako, Idol, doon ng mga kapitbahay ko. Kasi nagagalit na po sila, naintindihan ko naman po, Idol, na maingay na po. Saka stress na sila. Dinala kayo po hindi kayo na-stress? Na-stress din po. Pero ilan po ang nag-aalaga? Ikaw lang? Ako lang po. Mahal ko na po sila, Idol. Tinitiis ko po. Kasi kaya ko naman po. Sila, pag walang nagpapastol sa kanila, Idol, siyempre mamamatay sila. Mm-hmm. Naawa po kami sa lansangan sila. Pinupulot namin sila isa-isa. Mm-hmm. Inuwi namin sa bahay. May mga sugat po sila, Sir Idol. Ginagamot namin sila. Lahat po ng paraan para mabuhay sila ginagawa namin. Ngayon po, dahil nagalit na yung mga kapitbahay namin, sabi ko, wag na po kayo magalit sa akin, naakit kami sa bundok. Dinala ko po lahat sila sa bundok. Pininta ko po si Idol yung aking bahay doon sa Kabihasnan. Hindi po na kami binayaran lahat. Okay lang po yung basta maligtas lang sila, Sir Idol. Ang problema ko po ngayon, kulungan. Kulungan lang po talaga kasi sama-sama na kami doon sa tulugan. So anong gusto mo, ma'am? Kulungan para sa mga aso nyo? Po, kulungan lang po kasi... Pagawa natin. Po, hirap na po ako sa kanila kasi matulog kami, Sir Idol. Lahat kami aso po sa magkakasama na po kami. Tapos, so anong gusto mo? Pagawa natin yung kulungan para sa pusa at sa aso. Opo, kaya kong pagawa yon. Sige, maghanap tayo ng karpintero. Meron ka bang kakilalang karpintero? Kami na lang po, Sir Idol. Di, sige po, gagastusan ko, babayaran ko po yung karpintero. Salamat maghanap sa tayo. Diyos. Salamat din po sa inyo, Sir Idol. Anong pinapakain niyo po sa mga aso niyo? Naglasasain ako ng malaking karnero. Nilalugaw ko po, nilalagyan ko ng mga talbos. Pinapakain ko sa kanila. Ito po yung mga aspin. Pinupulot namin sila pag sinasaktan sila ng ibang tao. Hinihingi ko akin na yan, alagaan ko. Umbait mo naman, ma'am. Opo, okay. Salamat po. Tapos, kanin, ano pong ulam? Mga talbos po ng kamote. Minsan po, ano, yung mga puso ng saging. Kasi po, Sir Idol, construction lang po ang asawa ko. Walang mga injection yon. Dapat pa-injectionan nyo yun. Opo, paano kung, pa po, kung nakakagat Idol. Yun? Ano lang po sa bahay, nag-i-stack po ako ng mga amoxicillin. Marami po ako. Hindi, ang ibig sabihin, ang nakakatakot po dyan kapag nakagat kayo o nakagat yan ng ibang tao. And naman yung rabies po, ako po ang problema dyan. Sir Idol, awa ng Diyos po, hindi naman po ako kinakagat. Okay. Hindi ko rin po sila pinapalabas kasi pag uwi nila, Sir Idol, may mga sugat, sinabanlian sila ng mga bakit? Ano, maiinit na tubig. Sinasak, binubuhusan? Opo. Kaya ginagawa ko po, kinukorner ko sila na huwag silang makalabas para hindi sila masaktan sa labas. O sige, ganito po ang naisip ko niyan. Magpapakonstruct tayo ng parang condominium style. Ay, salamat ang bahay po, nila. Di ba, mayroong first floor, second floor, third floor. Opo, nasa tapos nandun, mayroong higaan, lagyan natin ng parang carpet style, tapos meron yung inuman silang tubig, tapos meron yung pag dumumi sila, doon lang, tapos hilain mo na lang, inihagis mo, pasok mo ulit yung container. Salamat po, Sir Idol. Salamat. Ano mga pangalan po nila? Marami po sila, pero kilala ko lahat sila, Sir Idol. May pangalan ka sa para lahat sa kanila? Po. Ilan sila lahat? Ngayon po, ano na lang sila, Sir Idol, 20 na aso na lang at saka 25 na pusa na lang po natira. Galing po kami sa baba. Pag-akit namin, nagkasakit na sila. Tapos naglalabo-labo na kami. Saan po kayo nakatira? Sa bundok po ng Antipolo. Sinakripisyon niyo po yung inyo pong lifestyle para lamang... Magabayan namin sila sa bundok, Sir. Right. Sila matpahamak sa baba. May pakita niyong pagmamahal sa kanilang... Ito opo sa mga asong ito. Talagang ito ang certified animal lover. Tuwing nakikita ko po na may sinasaktan ng mga hayop, na nagagalit po ako, Sir. Okay, sige, ma'am. Masakit sa akin. Naunawaan ko po kayo. Sige, salamat ma'am, approve po na yan. Punta ko kayo doon kay maghanap ka ng karpintero. Siyempre titingnan na i-assess yung bahay niya kung saan po pwesto yung kulungan ng mga aso at pusa. Diba? Salamat po, Sir Idol. Salamat po sa Diyos. Thank you po. Nay, kailan po kayo nagsimulang maging pet lover? Ayong bahay namin, gilid ng kalsada.
tapos malapit din sa basurahan. Yung mga aso, mga pusa na yan, pakalat-kalat sila sa lansangan. Sa tuwing naririnig ko sila na may kumakahol at may umiiyak sa labas, nilalabas ko po sila, kinukuha ko, pinapasok ko sa loob ng bahay namin. Yung asawa ko rin, pag umaalis, pag uwi, may dalang mga kuting, mga pusa. Sabi ko, bakit ang dami? Kasi sabi niya, kawawa sila, masagasaan sa lansangan. Nung una po, naaawa lang kami. Nung katagalan po, napamahal na kami sa kanila. Sa halip na kami ang nag-adapt sa kanila, kami ang na-adapt nila, nahulog ng loob namin sa kanila. Tapos po, dumami ng dumami sa loob ng napakaraming taon, napakarami na rin ang naipo namin mga aso po sa yung mga aso na pinagmamalupitan. Kinukuha ko yan, nakikita ko sa lansangan, mga payat, kinuuwi ko sa loob, binibigyan ko sila ng tahanan sa kapagkain, ginagamot ko sila doon. Tapos, pag magaling na sila, nakikita ko sila, mamahalin din nila pala tayo pag mahal natin sila. Minsan po, muntik nang masunog yung dati naming tirahan. Nakatulog ako, yung TV namin umuusok. Tapos yung mga aso pusa ko, ginigising ako, may nagsasalita na po sila. Sabi, mama, mama, kinakalmot-kalmot ako doon, nakahiga ako sa higaan. Tapos pati mga pusa, ngiyaw na ngiyaw, maaligalig sila. Tumayo ako, pagtayo ko, umuusok na kami. Ang ginawa ko, inano ko ang piyos, pinatay ko kaagad. Doon ako na lalong napamahal sa kanila na ang mga hayop pala, alam nilang mapapahamak na kami. Kaya mula noon, lalo ko na silang niyakap. Hindi na ako halos makisalamuha sa mga tao. Nandoon na lang yung atensyon ko sa kanila. Umabot sila ng mahigit 100 na pusa, tapos 50 na aso. Tapos nagagalit na po yung aking mga kapitbahay. Dinimanda na po ako. Dahil siyempre stress sa kanila, kasi marami na nga sila. Tapos yung amoy pa, tapos dikit-dikit pa yung mga bahay. Tapos sabi, kukunin daw ng animal welfare. Pumunta po ako doon sa animal welfare. Inalam ko kung anong gagawin nila sa mga alaga ko. Akala ko po alagaan. Yung pala, papatayin daw po, tapos papatayin. Kami pa magpapalibing. Sino nagsabi ng papatayin? Animal welfare po doon po sa pinuntahan ko sa Antipolo. Mm-hmm. Siyempre masakit sa akin kasi pastol ako, napamahal na ko sa kanila. Parang buhay ko na ang ginawa namin sa kanila. Kakain namin, ibibigay sa kanila, hindi na lang maglulugaw-lugawin natin lahat para lahat tayo makakain. Oo. Tapos papatayin lang nila, hindi ako pumayag. Sabi ko, wag na kayo magalit sa akin. Bibitawan ko yung bahay ko, ibibinta ko yan. Akyat kami sa bundok. Kahit magkano binigay sa akin, umakyat ako sa bundok. Nagkanda sugat-sugat yung mga paa namin doon. Hindi ko alintana yung pagod, saka ang hirap, at saka ano, para lang maisampa sila, mailigtas lang sila, wag lang silang mapahamak. Ngayon, nasa bundok na kami, nagkubo kami doon, mga kawayan. Tapos, araw-araw, ilang buwan kami, nagtiis kami, akit panahog kami, wala kaming sapat na pera, tiniis namin lahat. Yun ang hirap, nakakasugat-sugat yung mga paa namin. Kinakarga namin yung mga alaga namin kasi hindi na namin kayang gastusan sa mga ano, pamasay-pamasay. Pinapasa namin mag-asawa mula doon sa gabihasnan hanggang sa kagubatan. Hindi ko mahalaga sa akin ang pera kahit hindi ako binayaran ng maayos sa pagbinta ko sa bahay. Ang importante sa akin yung buhay ng mga alaga ko, makaligtas lang sila. Pagdating namin sa bundok, baon na kami, hindi na kami makaahon. Sabi ko, gawa natin paraan, magawa naman ng kulungan kawayan. Tapos nagkamatay pa rin sila doon. Sabi ko, sinugal ko na yung buhay ko sa inyo. Inakit ko kayo dito para makaligtas kayo doon sa mga tao sa baba. Ano nangyari sa inyo? Nagkasakit kayo dito? Nagkandamatay na kayo? Alas, panawa na ako ng bayad doon sa bundok. Dekada na po kami nag-alaga. Talagang sakripisyo talaga ginawa namin. Namatay sila doon. Hindi ko alam kung anong dahilan. O kinakagat ba sila ng mga ahas? Basta makita ko, nakabulagta na sila. Ang ginawa ko po, hinarangan ko yung pwede nilang lusutan para hindi sila makalusot sa kubo. Doon, sama-sama na kaming lahat doon sa kubo, pati matulog. Mga aso, pusa, magkasama kami, isang kumot namin, isang unan. Eh ako po, avid fan ako ni Sir Idol. Lagi ako nakikinig. Sabi ni Sir Idol, mahal niya yung mga aso. Sabi ko, subukan ko kaya. Lalapit ako kay Sir Idol, baka makatulong. Yung mga alaga ko, kailangan ng gamot. Kailangan ng kulungan. May anak po ako, kaso po ayaw naman niya sa amin, ayaw niya sa bundok. Isa lang po yung anak niya? Opo. Bakit po ayaw niya? Siguro boring siya sa amin kasama kasi matanda na kami, siya naman 20 anyos. Hindi na siya nakikian sa amin, nahiyaan ko na lang. Opo. Sabi ko,
Eh, kung saan ka masaya, di doon ka na lang, basta alalahanin mo lang din kami dito sa bundok kasi matatanda na kami. Ay, pwede niyo po bang ipakita sa amin yung mga pictures kung meron po kayo dyan ng mga alaga niyo, mga aso at pusa? Ay, medyo malabo po kasi hindi nga po ako marunong gumamit nito. Hindi ko po yan, kabisado yung mga ganyan. May cellphone po ako, nadurog po eh. Ngayon dito. Po, nandito po kayo, sino pong nag-aalaga sa kanila? Ando doon po yung asawa ko, hindi po pumasok. Kasi, opo, hindi po sila pwedeng iwanan doon na sila-sila lang kasi mag-aaway po sila. Alam nila kung sino sila, pag tinawag ko, yun ang lalapit sa akin, kahit mga pusa. Pag tinawag ko isa-isa pangalan nila, yun ang lalapit. Yung hindi ko tinawag, steady lang doon. Kahit anong dami yung alaga ko, basta hayop ibigay nyo sa akin, hindi ko yung tatanggihan. Hanggang ngayon, tumatanggap pa rin kayo, naghahanap pa rin patuloy, kayo? Hindi ako naghahanap, pero sila, kusa nagbibigay sa akin, tinatanggap ko, hindi ko tinatanggihan. Ano na lang pong mensahe nyo sa mga nanonood ngayon, yung mga kapwa nyo, pet lover din. Sa mensahe ka po sa mga mapagmahal sa mga hayop, patient lang po talaga, tsaka pagmamahal. Kasi pag hindi natin sila mamahalin, hindi rin natin sila kayang alagaan kasi sila likas silang makulit. Kailangan talaga mamahalin mo sila para kahit sila makulit, matitiis mo sila. Doon naman po sa mga tumutulong na may mga mabuting kalooban. Maraming maraming salamat po. Diyos na lang po ang bahala magpala sa inyo. Kasi po, yung nililingap namin, walang halaga sa iba, pero mahalaga sa amin. Kaya maraming salamat po. Ayan na, yung sinabi nga ni Idol kanina, di ba, na huwag na kayong mag-alala, huwag na kayong malungkot dahil papagawan po ng kulungan itong mga alaga nyo, 20 na aso at 25 na pusa. Maghahanap po si Idol ng karpintero na gagawa po ng mga kulungan ng mga alaga nyo. Maraming salamat po. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Masaya po ako kasi hindi na sila maglalabo-labo tsaka malagaan ko sila ng maayos pati sa pagkain. Hindi na ako mahirapan sa kanila magbigay. Minsan nagsasakmalan sila. Ngayon po, pag may kulungan, nalilinisin pagkakainin, tapos lilinisin bago pagkainin, tapos ligo. Hindi na ako mahirapan. Salamat po sa Diyos. Salamat po, Sir Idol. God bless you po. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo sa amin.